Simpleng katanungan bago tayo magsimula, JIP. Ilan ang asbo? Narito sa ating video ang sagot sa tanong, kaya suggestion ko, pakinggang maigi ang ating kwento, JIP. Muli, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Hindi na nagsalita pa si Andrew. Makikita naman ang pagsang-ayon kay Porton. Samantalang si Taloy naman, nagsabi na hanggat maaari ay kumilos na at kaagad na umalis sa lugar. Sa araw din na yon ay umalis na sila at pumuntang Legazpi. 2:30 oras ang naging biyahe bago nakarating sa lugar. Iilan pa lang ang kabahayan roon. Karamihan gawa lang sa kahoy at ang iba naman ay dating tirahan ng mga banyaga. Si Taloy ang nagturo ng daanan. Sinabi din niya na sumunod na lang ang dalawa at huwag hihiwalay. Dagdag pa ni Taloy. Mas magiging madali sana ang pagpunta niya sa lugar kung mag-isa lang. Pwede niyang gamitin ang katangian ng aswang at magpalit ng anyo kahit may araw. Dahil tanyag ang lugar na dinadaanan ng tatlo, marami silang taong nakikita. Seryoso lang ang mukha ng mga ito at hindi mo aakalaing hindi sila taga roon sa lugar. Naglakad lang ang tatlo hanggang sa makarating sila sa isang mahaba at malubak na daanan papuntang bukid. Tirik ang araw ng mga sandaling iyon kaya basang-basa na sila ng pawis. Sinabi ni Taloy na malayo pa ang lalakarin. Tinuro ang isang bundok at sinabing sa paanan nito makikita ang tahanan ng pamilya. Napakamot ng ulo si Andrew at makikita sa mukha ang pagkabalisa. Hindi na din mapakali sa sobrang init ng sandaling ito. May mga tao silang nakakasalubong. May mga nakasakay sa kalabaw at papunta sa malawak na taniman ng palay. Pasimpleng nagsalita si Taloy. Sinabi na aswang ang isa sa mga taong nakasalubong nila. Nakakaamoy siya ng isang lahi na kung tawagin ay asbo. Naging mapagmatsyag si Andrew. Habang si Porto naman ay kumuha ng sinulid sa damit at pinangsungkit sa ngipin. Ayan o, yung nakasakay sa kalabaw. Nararamdaman ko eh. Mabuti pa nga yan, nararamdaman ko. Pero ang ukluban, hindi. Napakahirap. Residente lang siguro yan dito at wala namang ginagawang masama. Wika ni Porton. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga asbo. Traidor yan at kung kumilos, malapusa sa bilis. Pero kaya mo namang patayin yan. Hindi mahirap. Tugon ni Taloy. Nang malampasan ang pinaghihinala ang aswang. Sumaglit ng tingin si Andrew at nakita niya na pasimple itong tumingin sa kanila. Masama ang muka at magkasalubong ang kilay. Sinita naman siya ni Taloy. Sinabihan na huwag tignan dahil maaaring may kasama itong ibang nilalang. Narito pa tayo sa teritoryo nila. Delikado yan! Hanggang sa makarating sila sa paana ng bundok. May mga bahay na magkakasunod. Napapaligiran ng magagandang bulaklak at naalala ng binata ang paligid ng sariling tahanan. Malilim din sa lugar dahil sa malalaking puno ng mahogani. Tinuro na ni Taloy ang ikatlong tahanan. Malawak ang espasyo at malaki ang bahay. 2 palapag pero gawa sa kahoy at may tindahan sa ibaba. Nakita ni Taloy ang matandang babae at itinuro ito kay Porton. Sinabi ni Taloy na siya yung matandang babae na hinahanap nila. Tumango si Porton. Tinapik si Andrew at sinabing siya na ang kakausap. Dito lang kayo ah. Huwag kayong magpapakita ng kahit anong nakakaduda. Magandang hapon po, Manang. May tatanong lang po sana ako. May kilala po ba kayo na pangalan ay Nardo? Wika ni Porton. Nagulat ang matanda at parang nag-iba ang titig kay Porton. Nakaangat ang kilay at tumingin mula ulo hanggang paa. Bakit mo naman naitanong, iho?
Oo, kakilala ko siya. Yung pamilya niya ang bumarang sa anak ko. Kamag-anak mo ba siya? Tugon ng matandang babae. Anak ko, hindi po. Nagkakamali po kayo. Porton nga po pala ang pangalan ko. Natanong ko lang po kasi gusto ko lang sanang masiguradong kayo po yung taong hinahanap ko. Napatay na po kasi si Nardo. Pati ang asawa niya pero nakatakas naman yung anak niya na si Celine. Matanong ko lang po. Malayo kasi yung lugar nila pero paano niyo po yun nahanap? Wika ni Porton. Nagpakilala ang matanda bilang Elisa. Lumabas ng tahanan at tinawag ang asawang nasa kusina na si Temsyo. Temsyo, halika nga dito. Teka, talaga bang napatay niyo yung mag-asawang yon? Kung ganon, maraming salamat sa inyo dahil nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Hindi kinaya ng manggagamot ang pakikipagtuo sa mga demonyong yon. Hindi ko alam kung paanong nalaman ng manggagamot ang eksaktong lokasyon. Basta sinabi niya ang pangalan Nardo at kailangan daw naming puntahan ang lugar para matigil ang barang. Sabi pa nga niya, may iba pang kasama pero nasa ibang lugar. Pagpapaliwanag ni Manang Elisa. Nang mga sandaling ito, dumating na ang asawa ni Manang Elisa na si Temsyo. Tama nga ang kaibigan ko, ang manggagamot ang nakakaalam ng lahat. Nagigante sa amin ang mga demonyong yon kaya kami nangangalap ng mga impormasyon. Nagbabaka sakali kaming matunto namin kung nasan sila. Pero nga po pala, bakit po pala kayo binarang? At saka, saan po ba nakatira yung manggagamot? Tanong ni Porton. Nagkagusto daw ang anak namin sa isang magandang babae. Tapos bigla na lang siyang nagkasakit. At nalaman namin doon sa manggagamot ang dahilan. Barang daw. Doon na nabanggit ni Mang Pityo ang pangalan ni Nardo. Dito, sa gawing yan, dyan nakatira ang manggagamot. Nakita nyo ba yung hiwalay na daanan? Diretsuhin nyo lang at may bahay kayong makikita sa dulo at doon siya nakatira. Maliban pa dyan, meron ka pa bang ibang sadya? Ay pumasok muna kayo sa loob ng makasabay namin kayong mananghalian. Ay nako, hindi na po siguro. Sapat na po yung mga sinabi nyo sa akin. At saka may mga kasama din po kasi ko. Ayun po sila oh. Yung binata si Andrew. Siya yung pumatay sa mga sinasabi nyong mambabarang. At yung isa naman yung medyo malaki yung katawan at maitim. Si Taloy po yun. Mabait po yan. Pero sige po ah. Maraming salamat po sa inyo. Tugon ni Porton. Sinabi ni Porton na tama si Andrew. Manggagamot lang ang nakakaalam at makakapagsabi ng kinaroroonan ng mga hukluban. Tinuro niya ang lugar kung saan matatagpuan ang nasabing manggagamot. Walang opinyon si Taloy at Andrew. Tumangulang at sumenyas na umalis na sila sa lugar. Nang makarating sa hiwalay na daanan, nakita kaagad nila ang bahay na nakatungtong sa mataas na bahagi ng lupa. May natanaw silang iilang tao roon at meron pang mga tao na paakyat ng kabundukan. Habang naglalakad ay panaybitaw ng salita si Taloy. Hindi ito naiintindihan ni Porton at Andrew. Para itong nagmumura ng mabilis pero mahina. Hoy, Taloy! Ano bang ginagawa mo? Huwag mo sabihin gutom ka na. Nako, baka nga hindi ka pa gumagaling. Tanong ni Porton. Yan ang mahirap sa katulad yung tao eh. Iniisip nyo kaagad kakaiba yung ginagawa ko. Nakasunod sa atin yung asbo. Nandyan lang sa bandang kakoyan. Napakabilis at nagtatago. Mamaya sa akin yan, kapag nagkamali ng hakbang, siguradong papatayin ko yan. Tugon ni Taloy. Tumingin sa paligid ang dalawa. Hanggang sa sinabi ni Porton na nararamdaman niya na ang asbo. Ngunit magaling magtago at kaagad ding nawawala. Kumunot ang mukha ni Andrew dahil wala siyang makita o maramdaman.
hanggang sa makarating sila sa bahay ng nasabing manggagamot. Nakita nila ang sobrang tandang lalaki. Nakasuot ng bandana na kulay kayumanggi at meron pang dahon na nakasabit sa gilid. Bumulong si Porton na baka ito na ang manggagamot. Lalapit sana si Andrew, pero hinawakan ni Porton ang kamay nito at sinabing wag muna lumapit dahil nasa proseso ito ng panggagamot. Baka magalit at makapagbitaw pa ng mabigat na salita. Kalma! Antayin nating matapos. Nanggagamot oh! Uwi ka na Porton. Inantay nila ang ginagawa ng matanda. Hanggang sa bigla na lang itong tumingin sa kanilang direksyon. At napansin nila ang pag-iling nito na parang nadismaya. Ilang sandali pa ay lumapit ang matanda at nagsenyas na pumasok sila sa loob ng tahanan. Sobrang nagtaka si Andrew dahil parang alam ng matanda ang sadya nila sa lugar. Pinaupo sila sa mahabang upuan at diretsyong sinabi na hindi siya makikialam sa mga nangyayari. Ano po? Hindi ko po makuha yung ibig yung sabihin eh. Tanong ni Porton. Hanggang sa tinitigan nito si Andrew, seryoso ang mukha ng matanda. Ipapagamot niyo ba sa akin yung taong to? Ayoko nang makipagtuo sa mga hukluban. Wika ng matanda na ikinagulat ng tatlo. Tinignan ni Porton at taloy si Andrew. Makikita sa mukha na nagtataka ito kung bakit nasabi ito ng matanda. Dito na sumabat si Andrew. Sinabing diretsyo'y na sila upang maliwanagan na ang sitwasyon. Tumango ang matanda at bago ito magsalaysay, nagpakilala ito sa pangalang Pityo. Nakakamoy ako ng sumpa na galing sa isang hukluban sa kanya. Malakas at napakahirap na klase ng barang. Hindi ito namamalayan ng tao hanggang sa unti-unti itong mamatay. Gabok ang tawag dito. Parang pantok kaso iba lang ang resulta. Kung sa pantok, ang ginagawa sa katawan ay manigas hanggang sa maging balat kahoy at mamatay. Ang gabok naman, kahoy din ang ginagamit kaso unti-unting magiging marupok na parang inaanay. Mapapansin mo yon kapag nagkaroon ka na ng sugat. Kung iisipin, karaniwan lang eh. Pero parang may kumakain sa laman mo at unti-unting nababawasan hanggang sa maging buto na lang. Buhay ka pa, pero ang katawan mo ay inaagnas na. Pagpapaliwanag ni Pityo. Nagkatinginan si Porton at Andrew. Tama ang sinabi ni Andrew na nag-iwan ng barang ang nakainkwentro niya sa bukid. Kahit palahubarin mo ang damit mo at maligo ka, talagang nakakapit pa din ang sumpa. Ano po bang dapat gawin, Mang Pityo? At hindi naman pagpapagamot ang pinunta namin dito. Nagkataon lang siguro na kinapitan ng sumpa ang kasama ko. Pero ang totoong sadya namin, magpapatulong po kami sa inyo para malaman namin kung nasaan ang mga hukluban. Yun lang po, wala pong gamutan. Tugon ni Porton. Ganun ba? Sakto. Nakapitan siya ng barang. Magagamit ko ang presensya niya kung sinong ipapatawag ko. Alam ko na kung nasaan ang iba. May mga nagpagamot sa akin dito at yon ang reklamo, na barang daw. May nalason din at meron ding ginayuma. Pero una nating tukuyin kung saan matatagpuan ngayon na nagtanim ng sumpa sa binata. Ang tanging gamot lang dito ay mapatay ang nagbigay ng sumpa. May naging pasyente ako na taga roon sa ibabae. Pinapuntahan ko ang hukluban para patayin. Nagsama pa nga ng pulis at dalawa pang sanggano, kaso hindi naman pinatay. Walang ginawa at hindi nakinig sa akin. Kaya ayon, namatay ang anak nila. Pagpapaliwanag ni Pityo. Sinabi ni Porton na napatay nila ang hukluban na gumawa nun. Ang pangalan ay Nardo at ang asawa nito. Nagulat ang manggagamot. Kita sa mukha na parang hindi naniniwala sa sinabi ni Porton. Hanggang sa ilang sandali pa ay pinakita nila ang mga tangang dala.
ang kambalmutsa ng bayawak ni Andrew at ang trabungko at buntot ng pagong. Napanganga ang matanda. Tumango at sinabing kaya pala mabigat ang dala nilang presensya. Ang buong akala niya ay sakit lang ito at galing sa sumpa. Alam din ng matanda na ang isa sa kanila ay aswang. Siguradong mararamdaman niyo po ang totoo kong katangian. Ako po yung aswang, kalahating wakwak at kalahating gabunan. Sabat ni Taloy. Mas lalong nagulat si Pityo sa mga sinabi ni Taloy. Papaanong naghalo ang dalawang lahi. Sobrang lakas nito at walang kapantay kumpara sa ibang aswang. Ay talagang ginugulat niyo ako ah. E teka sandali, magpapaalam muna ako sa isang pasyente na nasa labas ha. Kayo muna ang uunahin ko. Tugon ng manggagamot. Nagpaalam ito sa pasyente at matapos nun. Sinimulan na ang proseso sa pagtukoy ng kinaroroonan ng hukuluban. Ang buong akala ni Porton, ipapatawag ng matanda ang salarin gamit ang katawan ni Andrew. Pero hindi ito ang prosesong ginawa. Sinarado ng matanda ang pintuan at bintana. Nagsindi ng kandilang puti. Nagpausok ng insenso. Ilang sandali pa ay nilagay sa bunot ng nyog ang pinausok at bumubuka na ang bibig. Biglang bumigat ang presensya sa loob ng tahanan. Tahimik lang ang tatlo. Kapwa nag-aantay sa magiging resulta sa ginagawa ng matanda. Hanggang sa pumunta ng kusina ang matanda. Dumakot ng abo. At pagbalik ay hinawakan ang noo ni Andrew. Ilang sandali pa ay dinuraan ng matanda ang abo at biglang sinaboy sa dingding. Nagtayuan ang mga balahibo ni Andrew ng may lumitaw na imahe sa dingding mula sa refleksyon ng kandila. Isang anino. Nakatayo habang nakapamewang. Kaagad na pagtanto ni Andrew na ito si Alvar. Ito yung nakainkwentro niya nung nakaraan. Dahil kuwang-kuha ang posisyon sa anino. Siguradong kilala mo na ako. Hindi ako makikipag-away. Gusto ko lang sanang makipagkasundo eh. Nababagot na ako sa ginagawa ko. Maaari bang matuto ng kaalaman ng mga hukluban? Wika ni Pityo. Nagkasikuhan si Porton at Taloy. Nagkukunwari ang matanda para makuha ang loob ng hukluban. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang anino. Buo ang boses nito na parang nasa realidad. Sinabi nito na hindi siya magtitiwala sa isang ermitanyo. Lahat ng manggagamot ay kalaban nila mabuti man o masama. Nagbungkahi naman si Pityo. Pupuntahan niya na lang ang kinaroroonan nito para mapatunayan na nagsasabi siya ng totoo. At kung ano man ang gawin ng hukluban sa kanya, tatanggapin niya kahit patayin pa at ialay ang puso niya para sa isang ritual. Aba! Talaga? O sige. O teka, may gagawin ako ha. O ito, ibinibigay ko sa iyo ang eksaktong lokasyon kung saan ako nakatira. Pumunta ka ngayon din. Nagugutom ako eh. Wika ni Alubar. Pagpatay ng kandila ni Pityo. Nawala ang kakaibang presensya sa loob ng tahanan. Dito na sinabi ng matanda na wala na ang hukluban at alam niya na kung nasaan ito. Nasa bandang Legazpi lang din, pero nasa hangganan ng lunsod ng Tabaco at Legazpi. Matanong ko lang po, Manong. Bakit kailangan niyo pang itanong mismo sa kanya ang lokasyon? Hindi ba't kapag sumapi na sa isang tao, pwede mo nang malaman kung nasaan siya? Wika ni Pityo. Pwede namang matukoy kung hindi matalino ang hukluban. Kaso nga lang nang subukin ko, madilim ang paligid. Hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon, kaya kailangan ko siyang kausapin. Tinanggal ng hukluban ang sabulag na ginagamit niya, kaya nakita ko ang eksaktong lokasyon. Pero ibahin niyo ang hukluban, hindi pangkaraniwan ng mga mangkukulam, mambabarang, manlalason at iba pang uri nila. Imbis na gamitin ko ang katawan ng binata para ipatawag,
Yun na lang kasi ang naisip kong paraan. Alam ko na sa oras na dumating ang espiritu niya dito at ginamit ko ang katawan ng binata, malalaman niya ang pakay ko sa kanya. Makikita at mararamdaman din kayo. Ang tawag doon sa ginawa ko ay simpleng imbitasyon. Ang pagtawag ng espiritu para magpatid ng mensahe. Ngayon alam niyo na ang kinaroroonan niya. Dalhin niyo ang isa sa hinubad kong damit. Maaamoy niya ito sa oras na dumating kayo doon. Huwag na huwag kayong magpapalata. Ilagay niyo lang sa isang lugar ang damit at kusa siyang magpapakita. Tandaan niyo, kailangan niyo siyang mapatay sa lalong madaling panahon. At kapag nangyari yon, bumalik kayo sa akin at saka ko sasabihin ang kinaroroonan ng iba. Wika ng manggagamot. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Muli silang inabisuhan ng manggagamot. Sinabihang bantayan ng bawat isa at mag-iingat. Dahil baka may kasamang iba ang hukluban. Kailangan nilang lumaban gamit ang isip at bilis. Bumaba na sila sa lugar. Nabana si Taloy dahil naroon at sumusunod pa rin ang asbo. Kaya naman sinabi niya na papatahimikin niya ito. Mabilis na tumakbo si Taloy sa loob ng gubat. Ngunit pinigilan siya ni Porton at Andrew pero hindi nakinig si Taloy. Hanggang sa bigla na lang may sumigaw ng malakas. Boses babae na nanggagaling sa pinuntahan ni Taloy. Mabilis na sumunod sila Andrew. Nadat na nila ang isang napakagandang dalagita na nakasandal sa isang puno habang sakal-sakal ni Taloy. May lalaki din na nasa ilang distansya. Ito yung nasa bukid kanina na nasa likod ng kalabaw. Dalawa ang asbo na sumusunod. Huwag niyong sakpan ang kapatid ko. Wala kaming balak na masama sa inyo. Gusto lang naming alamin ang ginagawa niyo sa lugar. Aswang ka, hindi ba? Hindi namin may iwasang mailang sayo. Pero hindi ibig sabihin nun, banta kami. Wika ng lalaking asbo. Nasaan yung tao ito pero mapapansin na maitim ang mga mata. Habang yung babae naman ay normal lang. Sabi ko na nga ba eh, hanggang tingin lang sila. Pinag-initan mo kasi kaagad eh. Isipin mo ka, nasa lugar sila ni Mang Pityo. E paanong magiging masama ang mga yan? E di pinatayan ng matanda. Magandang dalagita. At ikaw yung lalaki kanina. Huwag ka kasing tumitig ng masama. Ayan, nagalit tuloy yung kasama ko. Oy, Taloy, bitawan mo nga yan. Wika ni Porton. Naiinis ako at galit ako sa kapwa ko, aswang. Lalong-lalo na akong masama. Basta aswang, hinding-hindi ako magdadalawang isip na patayin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang paparating na storya sa ating channel. Sobra lang akong na-amaze doon sa part na iba yung proseso na ginagawa ng matanda sa pagtukoy ng kinaroroonan ng kalaban. Yung tipong kandila tapos anino, hindi niya pinasapi sa katawan ng tao kasi nga malalaman yung pakay nila tapos mararamdaman yung presensya ng mga kasama. Kumaga, nakakatuwa dahil gamitan ng utak ang labanan. Kaya naman nakaka-enjoy talaga yung istorya nila. Abangan pa natin, JIP, kung anong mga susunod na mangyayari at sana maging inspirasyon ng kwento para tayo'y matuto sa araw-araw nating buhay. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.